Hello guys, nagbabalik na naman tayo sa ating channel. Kung kayo napadaan, pwede kayo mag-subscribe at i-click mo na rin notification bell. At huwag mo na rin kalimutan mag-like, mag-comment at mag-share. Ayon sa balita guys, sa kanilang ginawang article, iba na nagkulong sa kubeta. At bakit nga naman guys siya nagkulong sa kubeta? Anong rason niya guys bakit siya nagkulong sa kubeta? Diba? Grabe naman yata yun guys diba? Ano kaya ang pinopoint ng article para gawin nila ito guys kay Ivana? Ano kaya itong news na to guys na sinasabi nila na si Ivana daw ay nagkulong sa kubeta? Ating alamin yan guys sa kanilang article. May mga hindi makakalimutang karanasan si Ivana Alawi noong wala pa siya sa show business. Ibig sabihin guys, naranasan ito ni Ivana noon wala pa daw siya sa show business. Nga siyempre, katakataka naman yata yun guys na mangyayari sa kay Ivana yun, di ba? Eh, paano nga naman ito nangyari, di ba? Ating pakinggan pa rin guys itong article na ginawa ng news kung paano nangyari yung ito ba ay ginawa ni Ivana? Ito ay naibahagi niya nang maging panauin siya sa YouTube channel ng content creator na si Yuling Castro. Ibig sabihin guys, binahagi pala ito ng isang content creator sa kanyang pagbabahagi ng mga komento o pagtatanong kay Ivana, 'di ba? Siguro ito ay nasabi ni Ivana dahil sa kanyang mga sinasabi noon, 'di ba? Ito ay naibahagi nga, 'di ba? Ayon sa sexy actress, nakaranas daw siya ng pambubuli noon, nag-aaral pa siya. Aniya, nabubuli daw siya noon dahil hindi siya marunong mag-Tagalog. Wow guys, grabe. Alam ko guys sa half Pinay, 'di ba? Eh, siyempre nga naman kung makikita natin si Ivana ngayon, eh talagang marunong na siyang mag-Tagalog. Eh, kita nyo naman guys, ha? Ivana. Sexy. At iba yung alindog ni Ivana kung ating mapapansin, di ba? Lalong-lalo na guys, yung mga puro post niya, di ba? Sa ibang bansa kasi, ipinanganak ang half Pinay, half Moroccan actress dahil din daw sa kanyang naranasan ay napilitan siyang tumigil sa kanyang pag-aaral. Dumating din daw siya sa puntong kumain siya noon at nagkukulong sa kubeta. Ah, yun pala guys. Siyempre guys, binubuli nga naman siya. Tapos kumakain siya guys sa kubeta dahil nagkukulong umano ito. Grabe naman yata ang karanasan yun guys, di ba? Ni Ivana. Na dahil lang siya ay binubuli at alam naman natin siya ay half Pinay, di ba? Eh ano naman kaya ang pagiging resulta nito guys nung malaman ng kanyang magulang? Ito ba ay nagkaroon ng sitwasyon na pinatigil siya sa pag-aaral? Ang dahilan daw kaya menos-menos siya ay dahil salat siya sa ganda noon. Wow! Katunayan, dalawa lang daw ang naging kaibigan niya sa buong pag-aaral niya noong elementary at high school. Ibig sabihin guys, salat daw siya sa ganda noon. Ibig sabihin mas pangit pa daw siya noon guys ha. Kaya iba na kasi ngayon si Ivana, kaya todo talaga yung pagpapaganda ni Ivana dahil sa naranasan niyang pambubuli pala noon siya ay elementary at high school. Kaya ganun pala yung issue na ibinalita ni Ivana sa nasabing content creator. Walang iba kundi si Yuling Castro. Eh, siyempre naman guys, wala tayong magagawa doon sa mga bagay na yun, di ba? Gayunpaman, nag-sorry na raw sa kanya ang mga nambuli sa kanya. Napatawad na rin daw niya ang mga ito sa ginawang pag-o-cry sa kanya noon. Eh, siyempre guys, sikat na eh. Si Ivana Alawi. Makikita mo pa yung katawan niya, sexy, di ba?
At iba na yung mga pinupost niya sa kanyang Instagram account, sa Facebook page.